Habang patuloy sa paghahanda ang ating 7-3 sensation Kai Soto, tignan muna natin ang naging pwesto niya sa bagong inilabas na 2022 NBA Draft Prospects Ranking ng kilalang NBA Draft Analyst at kilalanin ang bago niyang NBA comparison. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Naglabas ang kilalang website na Hoop Social noong May 6 ng kanilang top 100 prospects sa upcoming draft at kinlasify nila ito sa 13 categories. Mulat year 1 na worth tanking for na kinabibilangan ng projected top picks na sina Chet Holmgren at Paolo Banchero. Tier 2 to 7 na mataas ang upsides, tier 12 na projected mapili sa draft, at yung last category na tier 13 yung worthy mapabilang sa summer league. Ang isang Pinoy at anak ng NBA legend sa NBA draft na si Ron Harper Jr. ay nakalista sa tier 12 at kinikilalang number 69 best prospect sa draft. Kinukumpara siya bilang light version ni Gary Harris. Samantala si Kai Soto naman ay nakalista sa tier 13 at kinikilala bilang ika-100 na best prospect available. Ang nakalagay naman sa kanyang NBA comparison ay poor man's version ni Pau Gasol. Kung titignan natin, halos magkapareho din naman ang laro ni Kai sa dating Lakers center. Pero ang pinagkaiba lang is naging modern version si Kabayan with an outside game, better passing ability, and can beat defenders off the dribble. Pero ako mga idol, medyo skeptical ako sa naging rankings ng Hoop Social. I believe dapat mas mataas ang pwesto ni Kai with his promising potential. But okay na rin to for the meantime. Dahil ibig sabihin, unti-unti nang nabibigyan ng Western media attention ang ating Wonderboy kumpara sa mga earlier versions na wala talaga. Siguradong tataas din to habang papalapit ang draft. Again, sa mga doubters pa dyan ni Kai Soto will be drafted not entirely because of what he is right now, but because of the idea of what he can be in the near future. Yan ang gusto ng mga NBA teams. Kaya kayo mga idol, para sa inyo, ano dapat ang naging ranking ni Kai sa top 100? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.